Wow, very good, Martina. Yay! Martina Chin! What are you doing? Martina? Very good, baby. Happy Valentine's, Martina. Happy Valentine's. Para iwan ko yung anak ko doon sa kaibigan ko. So, ganito ang ginagawa niya. What's that noise? Okay. So cold. Lala ang bag ni Martina. So, we're going to work. Medyo may kamahalan lang din. So, ngayon, nag-transfer na kami sa sarili talagang bahay namin. So, sa area namin, ano siya, parang medyo, ano siya, small town lang kasi siya, maraming puno, maraming mga animals na nasa labas lang. Ano nga tawag dito, Betsy, yung ano? Drinian Way. Old Drinian Town. Old Drinian Town. So, bali ditong area na to may dadaan siya na train. So, dyan, ito yung daanan ng train. So, bali papunta doon. I'm going to the city din yan. So, parang dyan. Pinakaluma na town na nandiyan. Pinakaluma na town yung area namin. So, bali yung mga... dyan nagtatrabaho yung asawa ko before. Yung Athabasca, bali in Sweets. Tsaka yung Twin Pine, isa lang din ang may-ari niyan. Pero different place. So, yan. Papunta yan doon. Tapos, ito na yung highway. Which is papunta na sa hill. Kasi ang hento, nahahati siya sa dalawa. Yung Old Drennan Way, yung tinatawag nila na valley, at saka yung isa, yung hill. Pero magkakasama lang sila as a hento. Hinahati lang siya kasi old part yung valley, tapos new yung hill. Yung hill naman is, yun yung pupuntahan natin. Kasi doon nakatira ang kaibigan ko na siyang iiwan ko sa baby ko. So, bali dito sa amin, may kaibigan kang... may kaibigan akong nagbabantay ng bata o kaya tinatawag na day home dito. So, iniiwan ko yung anak ko doon kasi maliit pa. Tapos yung dalawa ko nasa school. So, si Martina, iniiwan ko doon. Tapos kukunin na lang namin, pag out namin, ang bayad namin, pang friendly rate lang din. So, ito yung part sa highway. Isa ito sa pinagtatrabahoan ko dito na restaurant. Bali, nagwe-waitress ako dyan sa Melos na yan. Melos Restaurant. Yan. Nagwe-waitress ako dyan tuwing gabi. Tapos, pagkatapos ko sa Smithies, dumidiretso ako dyan nagtatrabaho bilang waitress. Pero sandaling oras lang naman, siguro mga 4 to 5 hours akong nagwe-waitress dyan. Pero pag summer, minsan 7 hours, minsan 8 hours kasi matagal ano siya. Yung
ng oras, maraming nagsisilabasan pa pag summer, maraming gustong lumabas, saka yung mga tourists. Ito. Ito dito, papunta na tayo sa hill at part na ito din sa hill. Yung bundok na yun doon, papunta na yun sa Jasper, yung mga bundukin na doon na may snow sa itaas. Yun yung Jasper. So, 45 minutes from Hinton going there. Para ano. Yan yun. So, itong part na to dito, ito na yung papunta sa hill. Pero kasama pa rin ito ng Hinton, ha, ng area namin. So, ngayong araw na itong maganda ang panahon. Papunta na kasi sa spring, pero still, may snow pa rin yung gilid-gilid, malamig pa rin, which is minus 5 nga. Pero, ano naman din, manageable naman. So, ito yung meal or isa sa mga pagawaan ng papel dito. Ang tawag nito is ang pulp mill. So, malaking ano siya, malaking company siya dito. Yan yung umuusok na yan, nasabi ko sa inyo. Yan yung pulp mill. So, bali, ano lang yan, mga 5 to 10 minutes going to our home. Belong siya sa valley. So, ito na yung hill. Ito na yung part, start ng part ng hill. So, bali, yung gilid na to, ito yung train area. So, dito dadaan yung mga train. Iba't iba yung mga sakay niyan. Papunta sa iba't ibang city din. So, bali, nagkukonek lang yung travel nila. Isa sa kasamahan ko sa work sa Smith is nagtatrabaho yung asawa dyan. Ang tawag dito is CN. I don't know kung anong meaning ng CN, pero dyan nagtatrabaho yung asawa niya. So, tingnan mo. Hinton Valley District All Services. So, yung area namin is Valley. So, yan yung train na sabi ko sa inyo. Yan yun. So, mga iba't ibang sakay niyan. So, ito naman yung... Nandito na tayo sa area ng hill. So, may mga fast food chain in the left side, in the right side, tsaka may mga hotel din. So, ayan. Actually, tahimik lang yung lugar namin. Ayan. Tahimik lang ang lugar namin dito. Walang masyadong mga tao, sasakyan. Ano lang talaga siya, come and go. Travelers mostly ang pupunta dito. Smithies. Dito ako nagtatrabaho sa Smithies. Yang maliit na signage na yan, dyan ako nagtatrabaho. Yan yung Smithies. Diyan ako nagtatrabaho. Yan, nagtatrabaho ako diyan. Ang trabaho ko diyan is gumagawa ako, nagluluto ako. Doon sa kabila nagwe-waitress ako. So ito yung Jimmy's, ito yung ano, hill part ng Hinton. So before nagtatrabaho din ako sa Tim Horton, which is doon sa maliit na signage doon malayo. So itong banda na to papunta to sa bahay ng kaibigan ko which is part ng Hinton. Ang pangalan ng area nila is College Road. So kami nakatira kami sa Valley area which is Cag Avenue, yung kaibigan ko sa College Road. So hindi naman masyadong malayo, malapit lang naman. Nung siguro mga 10 to 15 minutes mong ano, magta-drive within the town lang kasi. Ito. So ayan. At saka yung College Road, part din yan ng school ng anak ko. Nandiyan yung school ng Catholic school ng anak ko which is Grade 1, she is grade 1, si Muraya. So, parang lalakarin lang din siya sa bahay ng kaibigan ko. Ito yung ano. No, maliit na po. Ayan. So, may mga playground dito, mga playground sa gilid ng ano, kalsada. So, part siya ng ano, Lions, ito ang tawag nila dito is Lions Park. So, sa part dito sa Hinton, may maraming playground. So, hindi siguro mabuboard yung anak mo. May marami silang ginagawang playground kahit pasaan-saan. Kahit malapit sa bahay namin, may mga playground din dito. Doon, may malaki, may maliit. So, ito na yung part ng College Road. Mostly, ang mga nakatira dito is hindi naman sa average to average lang at saka normal. Tsaka may mga malalaking bahay din dito na yung may kaya lang talaga ang makaka-afford. Pero may mga mumurahin din naman. So, hindi lahat. Dito sa Canada, kung may ano ka lang, maganda kang trabaho or may trabaho ka or anong klaseng trabaho, kaya mong magbayad sa mortgage basta makakasustain ka lang sa work mo, hindi yung papalit-palit ang trabaho. So bali ito yung school ng anak ko. Ito yung isa sa Catholic school dito. Yan, banda na yan. So, yung school nila, ano yan, from kindergarten to grade 4 only. Tapos yung grade 5 naman until grade 12 different building din. So, yan lang yung grade 1 to grade, kindergarten to grade 4. So, ayan, yung mga bahay dito, medyo may kalakihan din. So, sa loob ng mga bahay, siguro mga 5 to 6 rooms, meron ding tatlo. Depende din ang mga bahay dito, depende din sa rate. Depende din. Pero may,
May mahal din, may mga ganyan sila. May mga ganyan siya. May mga paganyan sila. Pag summer. Pag summer, mostly dito pag summer lumalabas lahat ng mga tao nagbabaka. Hindi naman lahat, pero mostly parang yan yung gusto nilang gawin, mamasyal, mag unwind sila through the end of the year. So ang summer 3 years, yan yung ginagawa nila tuwing summer, nagbabakasyon lahat. Yan yung bahay ng kaibigan ko, diyan nakatira yung bahay na iiwan ko kay Martina. Itong bahay nila, Marie Chris, 'di ba? Ang laki. Ang ganda ng bahay. Ito yung bahay na iiwan ko kay Martina. Yung kaibigan ko ang nagbabantay. Sige, pasok tayo, tingnan natin sa loob. Hey mga guys, so nandito tayo sa bahay ng kaibigan ko, which is kung saan natin iiwan si Martina. Tingnan mo. Mga carnivore hood nila. Ang lalaki ng mga bahay. Yan yun si Martina. Ay! So, ito yung kaibigan ko. Nag-edit ako. Ito yung kaibigan ko. Siya ang iiwan ko kay Martina. Bye-bye. Yung bag niya, Pen. Oh, wow. Tingnan mo. Iiyak na siya. Kawawa. Yan si Marikis. Mag-hi ka naman sa vlog. Ito yung bahay niya. Ito siya. Iiyak yung anak ko. Ayaw magpaiwan. Bakit? It's okay. Hello, ang gwapo naman ni Kuya. Wala kang work? Tupa, kaya pumunta na lang ako dito. Tingnan mo yung bahay niya. Ang ganda. Diba? Pang mayaman talaga. Iniwan yung ano. Parang gaga to. Iwan mo lang. Inaanto kasi, Day. Alas dos pa kasi yung work ko. Kaya sabi ko, pupunta na lang ako dito. So, yan yun si Marie Chris. Tingnan mo, may pa-curly-curly hair pa siya. Ayan yung si mama niya. Hi, ate! Say hi to my vlog! Hi! How are you, ate? Martina, come. Inaanto kasi siya, ate. Oh, patulogin ko sa upa. Let's go. Take a nap. Oh, thank you. So, dun, may basement kasi sa baba. Diyan, malaki yan. May basement pa nga pang bata diyan. Tingnan mo yung bahay niya. Ang ganda. Actually mga Mars vloggers din to ha. So wag kayong mag-subscribe kayo sa akin. Wag niyo kalimutang mag-subscribe din sa kanya, The Hartman Family. O tingnan mo, makatawa wagas. Ano, magkakape ka? Oo. Tingnan mo yung bahay niya, ang gaganda, ang laki ng TV nila. Hindi ko afford. Para lang to sa mga mayayaman yung TV nila. Tingnan mo. Ito yung anak at asawa niya. Nagandahan talaga ako sa picture niya to, parang virgin. Pero dalawa na yung anak niya niyan, yung anak na yung dalawa sa kanya yan. So ito yung bahay niya, ang laki. Tapos yung bahay niya, may ano ata to? Pero may ano ng bahay yung kalabi? Lima? Limang rooms ba kayo dito? Na? Tatlo sa itaas, isa sa baba. Pero yung sa ibaba, malaki. Four bedrooms. So, yung bahay niya, 4 bedrooms at saka 4 bathrooms. Hindi na lang tayo papasok doon kasi private property na yun. Pero ipapasilip ko sa'yo. Yan yung ano nila, 3 rooms dyan. Malaki yung bahay nila. Kakalipat pa lang nila last 2 years ago, I think. Kakalipat pa lang nila 2 years ago. Parang same pa. Oo. Kukunin ko lang yung bag ng anak ko, ha? Kasi hinahanap na. Nakalili na ba yun? Oo. Ayan. So, ito yung kusina nila. Tingnan nyo yung kusina nila. Ang ganda ng bahay nila. Hindi ko lang afford. Kung mayaman lang ako siguro, isa to sa part na nakales sa mga dream na gagawin kong bilhin. Tapos, aside dito sa kitchen, may labas din. Tingnan mo yun sa labas. Oo. Ayan. Hindi lang tayo lalabas kasi ang lamig. Yan. Sa kanila pa yan dyan. Sa dulong-dulo dyan. Tapos yan yung maliit. Para sa'yo yung maliit. Saan yung maliit? Oo, yan. Mga mayayaman lang ang makaka-afford dito. Kasi isa siya sa mayaman dito sa Henton eh. Tingnan mo, yung mga gold niya nakasabit lang. Uy, gaga, hindi yan gold. Nag-i-edit din siya ng vlog. Tingnan nyo, guys. Mayos ka! Wait! Hindi siya makapaniwala, guys, na ini-edit ko siya, ang gulo nito. Sige, bye-bye na mga guys. See you my next video. Don't forget to subscribe, please. Thank you, bye! Chup-chup!